Isang magandang hapon po sa inyo mga kababayan ko. Tayo po'y nagbabalik. Andito na naman po si Manong Rayban para po sa ating araw-araw na talakayan. Bago po ang lahat, gusto ko pong magpasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta sa aking maliit na channel. Maliit po pero it's growing gradually. Okay lang po yan. Sana po pagdating ng araw ay mapalaki din natin. Kahit maabot natin ng 10,000, okay na yan. 10,000 po, okay na po yan. Kung yan po ang ating makakaya, kung hanggang dyan lang po tayo, okay na ang 10,000 subscribers. Marami pong salamat sa inyong pagsuporta sa aking mga regular na viewers. Sa akin po mga subscribers at sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo lahat. Gusto ko pong talakayin ang tungkol po sa sinasabi ngayon ni Senador Bato de la Rosa. Siya po'y nag-react very defensive. Ang ating senador mula po sa Davao City. Dahil nga po sa pagkakabanggit sa kanyang pangalan ni Colonel, Lieutenant Colonel Jove Espinido, na itong si dating PNP Chief daw, Bato de la Rosa, ay direktang tumatawag sa kanya, pati na rin ang Pangulong Digong Duterte. Alam niyo po mga kababayan, itong si Senator Bato ay very defensive. Right away, kinaumagahan, nagpalabas ka agad ng statement. Nagpalabas ka agad ng nagpa-press con. Alam niyo po mga kababayan, ito pong ganitong reaction ng tao ay... masasabi po nating mukhang guilty. Yan. Hindi po normal ng isang PNP chief. Of course, nasa national level na po yan. Ay tumatawag po direkta, wala po siyang proper channeling. He was calling directly to the chief of police na kay Colonel Espinido. At maliwanag po na may pinapatrabaho. Nakikialam ang Chief PNP. Maliwanag naman. So alam niyo po, mga kababayan, itong pinagsasabi ngayon, ikinakalat ngayon ni Senator Bato de la Rosa ay depensa lang yan. Dahil sa mga balibalita nga na andyan na ang Interpol. Natatakot na po siya. At very defensive ang Senador Bato de la Rosa. Alam niyo po ano po yung latest na sinabi ni Senador Bato de la Rosa. Ito daw si House of Representatives Speaker Romualdez. Siya daw ang nasa likod ng mga pag-iimbestiga sa Quadcom na yan. Yan po ang sinasabi ni Bato de la Rosa. Na si Romualdez, ang Administrasyong Marcos, ang behind daw sa Quadcom na yan. Sila po ang nasa likod ng investigasyong ito. Pero sandali lang mga kababayan, kahit si Romualdez pa ang nasa likod ng investigasyong yan, o kahit hindi, talagang dapat panagutin ang mga sumira sa ating bayan, lalo na po sa war on drugs na yan. Dapat po silang mapanagot. Ulitin ko po, it doesn't matter
kung totoo ngang si Romualdez or sabihin na natin ang Pangulo ang behind the Quadcom hearing o sabihin natin hindi, sila man o hindi, it doesn't matter. Tama lang na panagutin kung sino ang mga taong behind sa fake war on na to. Dahil ito ay hindi makatao, it is inhumane. At ang masaklap niyan, ito ay peke. At ang lumalabas po ay para lang patayin ang kanilang mga kakompetensya sa paglalako, sa pinagbabawal na gamot na yan. Yan ang lumalabas po ngayon. Matunog na ginawa nila ito para lumpuin, para patayin ang kanilang kalaban sa masamang trade po na ito. Yan pala ang maliwanag dyan. At pinagkapirahan po nila ito. Marami po tayong mga testigo dyan, kaya delikado sila. Naglabasan na mga testigo, parang kabuti. Paisa-isa pong naglalabasan ngayon, hindi na po sila natatakot dahil alam po nilang safe po sila under sa administrasyong Marcos. Marami pong mga ebidensya. Marami pong mga solid evidences against these people behind this fake war on pinagbabawal na gamot. Yan, Senator Bato de la Rosa, babalikan kita. All right, balik tayo kay Senator Bato de la Rosa. Let's stay on point. Let's stay on subject, Senator Bato de la Rosa. Si Speaker Romualdez daw ang nasa likod ng pag-iimbestigang yan ng Quadcom. So what? Anong problema? May problema ba kung si Speaker Romualdez ang nagpapaimbestiga? Ang mahalaga dyan, binibigyan na nila ito ng atensyon. Unlike sa past administration na hindi nila yan pinapansin. Of course, dahil sila po ang talagang kitang-kita. It was so apparent na sila ang konektado sa mga pinagbabawal na gamot na ito. Kaya of course, hindi po nila yan bibigyan ng pansin. Ngayon at iba na ang administrasyon. Ngayon at nabuwag nga ang Uniteam, the Marcos administration could freely go over or run after those people who were involved in this fake war on bawal na gamot. Pasensya na po kayo, medyo maingat lang po tayo sa pagbanggit ng, alam nyo na, yung salitang D-R-U-G-S dahil baka po tayo ma-flag ni YouTube, kaya maingat po tayo sa pagbanggit. Alright? Okay. Entiende? Yan. Kaya Senator Bato de la Rosa, kahit galing pa kay Speaker Romualdez yan, ang utos na mag-imbestiga or magpahiring sa Quadcom na yan, o kahit galing pa kay PBBM, siya pa ang behind ng Quadcom na yan, wala ka na dun, Senator Bato de la Rosa. Tama lang naman na imbestigahan ang peking war on pinagbabawal na gamot. Dahil marami nga pong mga inosenteng napakulong, mga biktima ng injustices, kagaya po ni Senator Leila Dilima. Yan. Kaya mabuti naman tayo nagpapasalamat dahil hinahayaan, sabihin na natin hinahayaan ng Administrasyong Marcos ang pag-imbestiga. Mabuti naman para mapanagot ang dapat managot. Mga kababayan,
ninenerbiyos lang si Senator De La Rosa. Kaya po siya very defensive, naglabas, nagpa-presscon kaagad. Nung madawit po ang kanyang pangalan, binanggit ni Sir Joby Espinido ang kanyang pangalan, aba, nagpa-presscon kaagad. Ganyan po ang reaksyon ng mga taong mukhang guilty. Yan. So ngayon, sila'y aburido, sila'y nababalisa. Dahil nga po sa resulta ng kanilang mga ginawa noong mga sinaunang panahon. Kaya ngayon, sila naman ang hahabulin ng taong bayan. Sila ay haharap sa korte, sa The Hague, para, well, i-prove nila dun kung talagang wala nga silang kasalanan. Patas po ang laban, ang ICC ay wala pong kinikilingan. Mabibigyan po sila ng pagkakataon to defend themselves sa The Hague, sa International Criminal Court. Yan, kaya walang dapat katakutan, Senator Bato De La Rosa. Huwag mo nang sabihin, huwag mo nang banggitin si, tawag nito, si Speaker of the House, Romualdez. Sabihin na natin siya ang may utos o si BBBM. Sabihin natin hindi. Dapat lang talaga na maimbestigahan niyan. Dahil nung panahon ng past administration, wala silang ginawa. Of course, alam nga naman ipapahamak nila ang kanilang mga sarili. Kaya ngayon, mabuti naman sa administrasyong Marcos at hindi sila nakikialam at hinahayaan nilang gumulong ang mga investigasyon na ito. Kudos po sa mga congressman na matatapang, matutuwid na parte po o bahagi ng Quadcom na ito. Palakpakan po natin sila. Yan. Kaya again, Senator Bato De La Rosa, ang the best na magagawa mo dyan ay magpakita ka. Magpakita ka sa Kongreso. Sa lower house. Sa the House of Representatives. Sa Quadcom hearing. Ikaw ang problema. Dahil matagal na kayong pinapatawag, dalawa kayo ni Ex-President Digo. And you're not appearing sa at hindi po kayo pumupunta sa mga invitasyon ng mga kongresista. Ano na? Bakit? May kinatatakutan ba? Bakit? Kung talagang wala kayong kasalanan, kung wala kayong you know, hindi kayo accountable sa peking war na to. Okay sana kayong umatin, wala kayong katatakutan. Pero, kitang-kita ilang imbitasyon na yata. Wala hanggang ngayon, hindi pa rin kayo sumisipot. Pang ilang beses na ang kanilang pag-anyaya sa inyo, pero wala pa rin. Hindi pa rin makita ang anino ninyo sa lower house. Ayan, Senator Bato, the best thing that you can do, at huwag ka nalang magputak-putak dyan. The best thing na magawa mo is pumunta ka sa Quadcom. Linisin mo ang iyong pangalan. Sabihin mong walang katotohanan ng mga yan, doon ka magpaliwanag. Yan. Hindi yung nagpapa-presscon-presscon ka dyan. You're so defensive. Halatang halata.
tagal-tagal nyo nang tinawag, inimbitahan. Hindi ko alam, nagpapakipot ba kayo? O talagang ninenervyos lang. Ayan, mga kaibigan, totoo po yan. It doesn't matter kung si Romualdez o si PBBM ang behind sa Quadcom hearing na yan. Hindi na po mahalaga. Ang mahalaga ay nag-iimbestiga ang ating mga kongresista para po merong mapanagot sa peking war na to, sa peking gera na to, kontra sa pinagbabawal na gamot. Yan, peki talaga yan dahil sabi nila, I hate DRUGS. Pero wala namang napapakulong na mga kaibigang mga lords. Mga kaibigan pala nila. Ang mga taong malalaki behind that trade. Pasimple pa sila. So, ano yan? So that means maliwanag na panluloko sa taong bayan. Yan po yan. Kaya, Senator Bato de la Rosa, again, ulitin ko ang payo ko sa iyo, umattend ka na lang. Umattend ka na lang sa Quadcom hearing at depensahan mo ang sarili mo. Doon ka magsalita. Huwag kang putak ng putak sa mga press con na yan. Papansin lang yan. Ang the best avenue na puntahan mo para magsalita ay doon, sa Quadcom mismo, para malinis ang iyong pangalan kung wala kang kasalanan. Alright? Okay mga kababayan, bago po ako magtapos, gusto ko pong i-shoutout si Marjim Ikling mula po sa Davao de Oro sa Mindanao. Hello Marjim, kay Mar. At gusto ko din pong i-shoutout ang ating very supportive na kababayan na lagi pong nanonood sa ating mga videos, mga vlogs, si Kabayang Jose Tinyo. Marami pong salamat, Kabayang Jose Tinyo. Salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga videos. Mag-iingat po kayo lagi. Hindi ko po nakuha kung taga saan po kayo. Next time po sabihin po ninyo kung saan po yung lugar niyo para ma-mention ko po. Okay, Sir Tinyo, saludo ako sa inyo, Mar and Sir Jose Tinyo. Yan, sa atin pong mga kababayan, marami pong salamat sa panunood. Mag-iingat po tayo lagi. Hanggang dito na lang po. Dito ko na po pinuputol ang aking maikling talakayan, reaksyon, opinyon. At magkikita-kita po tayo uli sa next video. Paalam!